At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, mapasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, akayin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na yaong higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalawang misteryo sa tuwa, ang pagdalaw ni Maria kay Isabel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Akayin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na yung higit nangangailangan ng iyong awa. Ikatlong misteryo sa tuwa, ang pagsilang ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Akayin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo-lalo na iyong higit na nangangailangan ng iyong awa. Ika-apat na misteryo sa tuwa, ang paghahandog kay Jesus sa templo. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Ligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hakayin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na yaong higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalimang misteryo sa tuwa, ang pagkakita kay Jesus sa loob ng templo. Ama namin sumasalangit ka, sambayin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, akayin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na yaw ang higit ng nangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinalaligang ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw din ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-sapis. Ay Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ay ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Litanya sa mahal na Birhen ng Soledad, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit. Maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubos ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo. Maawa ka sa amin. Santissima Trinidad, tatlong persona, iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, kaisa ng puso ng Ama, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Esposa ng Espiritu Santo, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Ina ng Salita ng Diyos na naging tao, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Pusong Lubhang Maawain, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Pusong Lubhang Masunurin sa Kalooban ng Ama, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Pusong Lubhang Makapangyarihan sa Pagmamahal para sa Taong Makasalanan, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Pusong Sugatan, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Pusong Kaisa ni Kristo sa Paanan ng Krus, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Pusong Kawangis ng Puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Kaligayahan ng Puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Pusong Sisidlan at Bahay ng Kabanalan, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Tagapamagitan ng Lahat ng Biyaya, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Ligtas na Daungan ng Mga Makasalanan, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Tulong sa Mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Kaligayahan ng Mga Nalulumbay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Kaligayahan ng Mga Naulila, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Tanggulan ng Mga Walang Pag-asa, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Banal na Pag-asa ng Mga Naghihingalo, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Kaligayahan ng Mga Kaluluwa sa Purgatorio, ipanalangin mo kami. Birhen ng Soledad, Tagapagtanggol ng Simbahan laban sa pwersa ng kadiliman,
panalangin mo kami. Bire ng soledad, sisidlan ng karunungan laban sa kamalian. Ipanalangin mo kami. Bire ng soledad, tanggulan ng mga dukha at naapi. Panalangin mo kami. Bire ng soledad, huwaran ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Ipanalangin mo kami. Bire ng soledad, pusong nagwagi kasama ni Kristo para sa sangkatauhan. Ipanalangin mo kami. Bire ng soledad, puso ng aming malwalhating ina. Ipanalangin mo kami. Bire ng soledad, reyna ng kapayapaan. Ipanalangin mo kami. Bire ng soledad, reyna ng mga dukha. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandaydigan. Pakinggan mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng santinakpan. Kawaan mo kami, O Panginoon. Ipanalangin mo kami, Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming Panginoon. Manalangin tayo, O Diyos ng kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay namang muli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birhen Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang ipinangangako, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Naway ang banal na taguyod ay laging manatili sa atin. At naway ay mga kaluluwa ng matatapat na yumaunay sa awa ng Diyos mamaya pa. Amen. Dumudulog kami sa iyo, banal na Ina ng Diyos. Huwag mong talikdan ang aming panalangin at pagsusumamo. Bagkus siadya mo kami sa lahat ng mga masama. O malwalhating Birhen Maria. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad. Aba, banal na Ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang digaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi. Makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus upang ako ay matutong maghinagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamising kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O malwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debosyong ito. Kaakibat ng pag-aalay at pangako
na mamahalin ka ng buong puso. Naway, tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig, bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito, dahil sa masiding pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig muna naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng ating puso, banggitin ang ating kahilingan. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pangwakas na panalangin. Naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos, bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainam mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa. O mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing tatlong oras ng aking buhay,
dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas. Katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan. Sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalan saysay ang hibig kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayaan ang iyong anak. Anak, hayaan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanya makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria ay sinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Pire ng soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Naregatya Family, Panlaki Family, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and Family, Gillette Yumanco. Gayun din ang tanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Emelita and Amelita Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Selvidia Lim, Maribeth Laroin, Catalina Alba, Mardi at Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emmaline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Nilbagio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbieno, Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Plabiano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranya Sr., Elio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon Family, Balyeser Family, Arlene Daliwag, Lydia Idinko, Alejandro Herrera, Ruben Maclang. Isama rin natin sa ating panalangin ang natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Lydia Cascasan, Nacel G. Plarentino, MDSW District 3 Staff and CW para sa panalangin upang maiwasan ang sakuna ng suno. Isama rin natin sa ating panalangin ang kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzalez, Edilberto Gonzalez, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tro Sr., Mariano Filomeno Sr., Regida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., ako si Sena Filomeno, Carason Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Luis Pedreño, Alfredo Lim, Monsignor Jamie Garcia, PC, Bishop Cirilio Almario Jr., Jeronimo Peralta, Gary, Norma Endaya, Michael Gabino, Reynaldo and Rogelio Ricaprente, Rosalie, Ernesto Banting, Yanara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, at ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa Regina Shelley. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Reyna ng Langit, magalak ka, Aleluya. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Aleluya, ay nabuhay na mag-uli gaya ng kanyang sinabi, Aleluya. Ipinalangin mo kami sa Diyos, Aleluya. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Aleluya. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong pudihing paring panauhin, Reverendo Father James Uy, OSA. Magsiawit na bayan,
Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya'y makapili, mapag-ilog na Diyos natin. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa banyang pagkatao, sa buhay niya, sa mundo, inihayag kanyang puso, tinig ng amang ating Diyos. Kaya magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, ipinahahayag ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit ang hantungan ng pagmimisyon ni Jesus sa daigdig. Ngunit hindi niya tuluyang iiwan ang kanyang mga alagad. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sasamahan niya sila sa paghahatid ng mabuting balita at sa pagtatatag ng mga pamayanang Kristiyano. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri
Pagkuris sa Diyos sa kaitasan. Pagkuris sa Diyos at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka na sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos Cordero, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang na may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami mapanguluhan sa kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ang sambanian sa kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo
magpaswalang hanggan. Pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi nagwaka sa pagbabalik ni Jesus sa Ama. Bagkus, ibibigay ni Jesus sa mga apostol ang Espiritu Santo upang patuloy nilang ipahayag at patotohanan ang Ebanghelyo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siya'y buhay. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailan pang malalaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. At sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ang hari, siya ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog.
siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong baka, banal at dakila. Habang umakyat ang Diyos, ipinaliliwanag ni San Pablo na ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay tanda at patotoo sa kanyang pagkaluklok sa kanan ng Ama. Ibabahagi ni Jesus sa bawat kasapi ng kanyang simbahan ang karangalang kanyang tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang mga walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi sa pagdating. Ipinaalalim sa Diyos ang kapangyarihan ni Kristo, ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo din. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay."
Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na pinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Mga kapatid, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit o ang tinatawag na Ascension of the Lord. So ito yung kulminasyon o yung katapusan ng sinasabing yung pagkabuhay, yung panahon ng pagkabuhay. 7 linggo yan. At mapapansin natin na nagpakita si Jesus pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli, nagpakita si Jesus sa mga alagad. So bakit hindi agad siya umakyat sa langit? No, meron pang 7 linggo ang dumaan bago itong kapistahang ito. So lahat tayo ay naniniwala na si Jesus ay nabuhay na magmuli at siya ay umakyat sa langit. Kasi ito talaga ang sinasabi sa kasulatan na babalik siya sa kanyang luklukan. Kung sino yung bumaba mula sa langit, aakyat din, no? Sa langit. So ito ay ang anak ng Diyos. So tayo, naniniwala tayo, sabi nga dito sa Ebanghelyo, ang mga sumusunod at sumasampalataya o naniniwala sa Diyos o kay Jesus ay pagpapalain at ililigtas. Yung mga hindi naniniwala ay mabubulid sa kasalanan o yung sinatawag na condemnation, hahatulan. So para sa atin, lalo na tayong naniniwala kay Kristo, mahalaga ang araw na ito sapagkat alam natin, buhay ang Diyos. No? Ay bakit siya inakyat sa langit? So nararapat lamang na iakyat sa langit si Jesus at tayo rin, susunod tayo sa Diyos. Lahat tayo, gusto nating makapunta ng langit, makasama ang Panginoon. So mahalaga ang pag-akyat ni Jesus sa langit sapagkat pagkatapos o pag-akyat niya sa langit, ang mga alagad ay ipinahayo o pinapunta sa iba't ibang lugar para sa kanilang misyon. Kasi si Jesus ay wala na sa lupa, ang mga alagad ay may tungkulin at kapangyarihan na binigay ng Diyos. Tungkulin na ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng dako ng mundo. At sila rin ay binigyan ng kapangyarihan na magpagaling at hindi sila maaano, hindi sila mamamatay kung anuman yung mga lason o kagat ng ahas, hindi sila mamamatay dahil sa lakas o power na binigay sa kanila ni Jesus. So, every time, sabi nga natin, sa pagkabuhay o pag-akyat ni Jesus sa langit, nabubuhayan tayo ng loob. Sabi ko nga kanina, tayo rin ay aakyat sa langit. Lahat tayo mayroong niyang pangarap. Wala sigurong hindi mangangarap na makasama ang Diyos pagdating ng panahon. Ngayon din, binibigyan natin ng parangal ang mga nanay. So sabi nga, today is, itong Sunday ay Mother's Day. So, pinararangalan ng simbahan ang mga nanay na nagsilang o nag-aruga sa kanilang mga anak. Hindi lamang yung nagsilang kasi sa iba ay nanay daw yung nanganak. Pero marami ngayong nanay na hindi man nanganak pero nag-aruga ng mga bata. Marahil hindi sa kanila pero tinuring nilang
tunay na anak. So ang role ng mga nanay sa buhay natin ay napakalaki. So sino dito ang may nanay pa? Ilan na lang din, ano? Yung mga wala ng nanay, siguro we have the same feeling na nakakalungkot, no? Pag ganitong araw, inaalala natin sila, pero ganoon na lang ang buhay nila. At siguro, ngayon ay pinagdarasal natin sila, so maaalala natin sila sa araw na ito. Yung pagmamahal natin sa kanila, nadarama pa rin natin sa araw na ito. At yung mga may nanay naman, pagdating niyo sa bahay, yakapin niyo at sabihin niyo nga, I love you. No? Kahit na hindi niyo batiin siguro, pag sinabing I love you, parang sinabi mo rin, Happy Mother's Day. Kasi parang mas malalim, no? Di ba? Yung I love you, kasi yung Happy Mother's Day. Pero kasi parang sa lahat yun, sa lahat ng ina. So ano ba yung tungkulin ng mga nanay, no? Kasi ang nanay parang minsan yung iba nagiging tatay din eh. Lalo na kung single parents siya, single mother. Ang tatay din ganun. Kung walang asawa, parang single father, no? Pero ang isang nagtataguyod sa kanyang pamilya, lalo na ang mga nanay natin, alam natin yung pinagdaanan nila, yung kanilang sakripisyo sa buhay at ang kanilang ginawa na magagandang bagay para sa atin. Pero ang simbahan ay binibigyan ng pansin at parangal ang mga nanay sapagkat makikita natin sa tungkulin ng mga nanay ang tungkulin ng Diyos. Di ba? Ang Diyos ay parang nanay o tatay natin. Di ba? At makikita natin yung pagkalinga niya, ang pagmamahal niya sa ating lahat, no? Lalo na sa mga nanay na nagbuwis ng buhay o naghirap nung tayo ay isilang. So, ang Diyos ay mapagmahal, mapagkalinga, sabi ko nga, na umabot doon sa mga magulang natin, sa mga nanay na parang ginaya. Kasi sabi nga, walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Parang ang tao gumagaya o tinutularan ang Diyos. Kasi walang katulad ang Diyos, pero pinipilit nating tumulad sa Diyos. But we are not gods. Tinutularan natin ang Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kagandahang loob. Kaya ang mga nanay, no? Sila yung siguro, kasi yung panahon na sa akin, o marahil hindi sa panahon ngayon, ang mga nanay, di ba, nasa simbahan, hanggang ngayon meron pa rin natitira, o meron pa rin mga ilan na itinuon ang kanilang buhay sa pagdarasal sa Diyos. Kasi pinagdarasal nila yung mga anak nila, di ba, yung mga black sheep sa family, no? Halos lumuhod, no, sa simbahan ang mga magulang para ipagdasal ang mga anak. Di ba? So yan ay makikita natin sa buhay ni Maria na ginawa niya ang lahat ng paraan para sa kanyang anak. So dito sa daigdig meron tayong, we have our own mothers. And in heaven, meron tayong ina din na si Maria na pinarangalan din dahil sa kanyang sakripisyo sa buhay. Pero kung titingnan natin yung sakripisyo ng ating mga nanay, alam natin yan. Tayo minsan nagiging suwail kasi hindi tayo sumusunod sa ating magulang o lalo na sa nanay na laging nangangaral. Yan ang tungkulin ng nanay na hindi mawawala o hindi magbabago. Sa ibang siguro pamilya, hindi nakita ng mga anak yon, kaya ang iba nagre-rebelde, di ba? Umaalis ng ibang bahay para maghanap ng pagmamahal ng magulang o ng ibang tao sa ibang bahay o sa ibang lugar. Pero saan pa tayo pupunta kundi mula sa ating sariling pamilya? Makikita natin yan, no? Yung ginawa ng ating magulang, ng ating nanay, gagawin din natin, no? Sa ating sariling pamilya at kahit na sa ibang tao. Kaya sabi ko nga, yung mga na ina na hindi man nagsilang pero nag-aruga ng mga anak ay makikita natin yung kadalisayan ng kanilang pag-ibig, no, sa kanilang anak na hindi ito
mapapalitan. Pero ang mga nanay, actually hindi naghahanap ng bayad o ng kapalit. Diba? Sila nga marahil ang nagtatrabaho ng walang bayad, no? Na hindi mo mababayaran sapagkat sa kaligayahan na nakikita ng nanay, no? So kayo makakapagpatunay sa sinasabi ko, no? Pero ito lang ay nakikita ko base sa aking sariling ina o sa ina ng mga kilala kong tao, dahil ito ay maganda na alam natin, sarili natin tayo makakapagpatunay. Pero kung titingnan natin, maraming mga salat sa buhay, mga tao na hindi naramdaman yung pagmamahal ng magulang. Kasi nga, nung lumaki sila, nagkamulat, walang magulang na nagisnan o tumira sa kalye. Maraming mga ganyang history o story ng mga batang pinagkaitan ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. Pero kung titingnan natin, di maghahanap ito ng sarili niyang pamilya o magulang, pag nahanap niya, dito siya magiging buo. No? Hindi niya nakita sa labas, no? Siya ay parang broken na family o kahit na yung kanyang sarili ay broken. So pag ito ay kanyang nabuo na, so dito siya magiging masaya. Kaya ang kasiyahan na yan ay sabihin natin dulot ng ating mga magulang. Kung di man tayo nabiyayaan, siguro meron pa rin tayong magulang ang Diyos, no? Na hindi tayo pababayaan. Ang kulang lang sa atin, tumawag tayo sa Diyos kapag mayroong pangangailangan. Nakakalimutan natin kasi we are overcome by other things, no? Sa mga nagpapasaya sa atin sa maikling panahon, katulad ng pera, mga karangyaan sa buhay. Pero yung kaligayahan na gusto natin, hinahanap natin, no, ay nasa pamilya natin, hindi lang natin nakikita. No, kaya pinapaalala sa atin ng Diyos na tumingin ka, hanapin mo mula sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, ang pagmamahal na marahil na ibigay sa iyo, pero hindi mo pinansin, hindi mo pinahalagahan. No, ang pag-ibig o pagmamahal na yan, pag-aaruga, ay kapag natamo mo, kapag nakita mo o naranasan mo, ito ngayon ang iyong ibabahagi. Kasi you cannot share to other people what you don't have. Kailangan magkaroon ka muna ng pagmamahal, pagkalinga o pag-aaruga sa iyong buhay, sa iyong sarili, bago ka makapagbigay. Kasi hindi mo alam yan eh. Kung wala ka, hindi ka marunong magbigay. Pero kung meron ka, nabigyan ka, that's the time that you can share to other people. But the gospel today tells us that God will not leave us. We have our own mother in heaven. Kaya tayo, dumulog tayo kay Maria na walang sawang pinapatnubayan tayo. Hindi lamang si Jesus, kundi pati tayo na kapatid ni Jesus ay pinapatnubayan sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay. Ano ang kulang sa atin? Magdasal. Yung iba sabihin naman, Father, dasal na nga ako ng dasal, hindi pa rin natutupad yung dasal ko. Wait, baka hindi tama yung dinadasal mo. Baka hindi mabuti para sa'yo. O baka pinagdarasal mo instead na sa iyong pamilya, pang sarili mo lang, nagiging selfish ka. Ang dasal natin hindi dapat magpaka-sarili o pang sarili, kundi sa ibang tao na mahal mo sa buhay. Kasi pag nakita mo yung mahal mo sa buhay na masaya dahil pinapanalangin mo, yung turnout nito, kahit na hindi yung panalangin mo ang matupad, makita mo masaya ang iyong mahal sa buhay, masaya ka na rin, parang natupad na rin ang hiling mo sa buhay. Kaya mga kapatid, tingnan natin, suriin natin yung ating sarili na ang Diyos ay umakyat na sa langit. Iniwanan na tayo, lalo na ng banal na espiritu na gagabay sa atin. Pero hindi natin nakikita ang banal na espiritu sa ating pamilya
o sa mga mahal natin sa buhay. Kaya dahil we are overcome by fear, by jealousy, by pride, alisin natin ito sapagkat ito ang nagpapalabo na ating mata. Kaya siguro hindi natin nakikita yung Diyos sa ating kapwa sapagkat nalalabuan tayo ng mata dahil sa mga pride o mga ibang negatibong damdamin tulad ng selos or inggit. Hindi tayo dapat mainggit sa ibang tao. Dapat tayo'y maging kontento sa binibigay ng Diyos sa atin. So ngayon na iniwan sa atin ang banal na Espiritu na gagabay sa atin, tawagin natin ang banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, I need you. Yan palaging dinadasal ng ibang mga grupo o mga tao dahil we need the Holy Spirit to guide us in our daily lives. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dasalin natin ang Oracio Imperata. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Magpakumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahad lang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang mga aming mga uhaw na tubig sa araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mga mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaganwanaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha. At hubugin mo ang kaming mga mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at panglulutsay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kami lalong mang magpabahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, ang aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuhon namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin.
ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Panginoong aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, mapagsawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsiupo na po ang lahat. Manunulang sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasampak ng mamahal sa iyo. Halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Ang umaasa, sumasamba ng mamahal sa iyo. Naway ang aming kaloob, maging si Jesucristo aming Panginoon. Kasi Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ang anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan.
Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinakwalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tulay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalin namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan niyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 aleluya. Bilang Diyos, bilang Diyos, amen, aleluya. Amen, 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 aleluya. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Kami o Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasulang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng si Jesus ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Noon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo ay gagaling na sa iyo. Ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyariang Diyos sama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto na aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipinagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong mga nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama, ay makadama nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya, magpaswalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyari ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kanyang pagkalinga, Ama, sa buhay pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian. Sa panahong tiyak ng lupa, sa panahong ng anis sa daga, sa panahong ng digmaan at kawuhan, sa panahon ng kapayapaan.